Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pag-aaral sa Filipino. Ang videong ito ay tungkol sa kahulugan at kahalagahan ng panitikan. So malalaman natin sa videong ito kung bakit ba natin dapat aralin ang panitikan. Ano ang pinagmulan ng salitang panitikan at ano mismo ang kahulugan nito? Simulan natin sa kahulugan. Ang panitikan ay nagsasabi o nagpapahayag ng mga kaisipan, mga damdamin, mga karanasan, hangarin at tiwa ng mga tao. At ito rin ang pinakapayak na paglalarawan, lalo na sa pagsulat ng tuwiran o tuluyan at tatula. So anumang pagpapahayag natin ng ating kaisipan, damdamin sa pagsulat ng tuwiran at patula, yun ay isang panitikan. Halimbawa, ilan lamang ito sa mga halimbawa. Maikling kwento, nobela, dula, tula, sanaysay, talumpati, talambuhay, karunungang bayan at marami pang iba. Halimbawa yan ang panitikan. Kung sasaliksikin naman natin ang etimolohiya o saan nanggaling ang salitang panitikan, ito ay nanggaling sa salitang pang-titik-an na ginamit ang pang bilang ulapi at an na hulapi. At ang salitang ugat ay titik. Ito naman ay galing sa Latin na litera na nangangahulugang literatura o literature. So ngayon, pang-titik-an, paano naging panitikan? Ito ay dahil sa pagbabagong morphoponemikong asimilasyon. Ang pang ay nagiging pan kapag ang kasunod na tunog o salita ay alinman sa DLRST. So ito, pang-titik-an, diba? So T. So kaya yung pang ay naging pan at kinartas ang T. Kaya mula sa pang-titik-an ay naging panitikan. Isa pang kahulugan ng panitikan ayon kay Abadilla taong 1984. Ang panitikan ay bungang isip na isinapitik. So ibig sabihin na buo ang panitikan dahil sa mga titik, salita, sa mga simbolo na maaaring pasulat o pasalita. Okay? So at again, panitikan, bungang isip na isinapitik ayon kay Abadilla. So, ibig sabihin pa, ang panitikan ay bahagi rin ng ating kalinangan at kasaysayan. Gusto mong malaman kung anong kalinangan, kung anong kultura, kung anong kasaysayan natin, aralin ang panitikan. Kasi sinasabi ang panitikan at kasaysayan ay matalik na magkaugnay. Kasi maraming mga nasisulat noon sa bawat bahagi ng ating kasaysayan. Okay? Maraming mga nasulat noon at maging ngayon sa kasalukuyan. So sa pag-aaral ng kasaysayan, yan, ng isang lahi, laging bahagi nito kasi ang damdamin sa loobin, paniniwala, kultura at tradisyon ng bansa na kalimitan ay masasalamin sa taglay nitong panitikan. Ito naman yung limang dahilan bakit dapat pag-aralan ang panitikang Pilipino ayon kay Jose Villa Panganipan sa kanyang aklat na Panitikan ng Pilipinas. Una, ay upang makilala raw natin ang ating sariling kalinangan. Yes, tulad nga nung nabanggit kanina, na bahagi ng panitikan natin ang kalinangan at ang ating kasaysayan. So kung gusto mo itong malaman, aralin ang panitikan. Ang minanang yaman ng isip, yes, at ang henyo ng ating lahi na iba kaysa sa ibang lahi. So mainam na mabigyan din natin ng pagkilala ang mga henyo pagdating sa ating panitikan. Pangalawa, upang matalos na katulad ng ibang lahi, tayo ay mayroon ding dakila at marangal na tradisyong ginagamit na puhunang salalayan sa panghihiram ng mga bagong kalinangan at kabihasnan. So, bagamat meron tayong mga impluensya sa atin ang ibang bansa na siyang sandigan ng kabihasnan na tinatamasa natin ngayon din sa kasalukuyan, tayo ay mayroong sariling panitikan na dapat natin pahalagahan, ingatan at pakamahalin, okay? O pagyamanin pa. Pangatlo naman ay upang matanto ang mga kapintasan sa ating panitikan at makapagsanay upang maiwasan at mapawi ang mga ito. Pang-apat, upang makilala ang ating mga kagalingang pampanitikan at lalong mapadalisay, mapayabong at mapaniming ang mga kagalingang ito. Kaya gumawa tayo, ipakita natin ang ating kagalingan mula sa puong may kapal o ang ating mga ninanapat sa ating mga ninuno. At ang panglima, at higit sa lahat, kasi tayo ay mga Pilipino, dapat na maging katutubo sa atin ang magkaroon ng pagmamalasakit sa ating sariling panitikang Pilipino. So, pahalagahan natin, ingatan, ang ating panitikan, ang ating kultura, ang ating pagka-Pilipino. Ayan lamang sa videong ito sa pagbibigay ng kahulugan at kahalagahan ng panitikan. Naway mayroon kayong natutuhan. Hanggang sa muli, paalam!